ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Ubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Halina, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ng mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya at naluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ang sundin ng loob mo upang sa pagdami namin ng pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso,
ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyo itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Paghasik ay ginawa ng buong gurong dakila upang tanay sumagana. Sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba?" Tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabing at maihahato laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at ang nakarinig ko sa kanya, ang nagpapahayag sa sanlibutan.
hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinasabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawang ganang sa sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakakarinig nito ang naniniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayong pong Martes na ito, sa atin pong paghahanda sa papalapit na pong Semana Santa o Holy Week, ang tanong ko po sa inyo, kayo pong mga namamanata dito, mga dumadalaw po sa simbahan, mga namimintuho at deboto ng poong Jesus Nazareno, gaano mo kakilala si Jesus? Kilala niyo ba si Jesus? Kilala niyo po? Sige nga, itaas ang kamay ng nakakakilala kay Jesus. Siyempre siya pinunta natin dito, lalo't higit sa Banal na Eukaristiya. Pero ang tanong ko po sa inyo, gaano mo siya kakilala? Kung siya'y kilala mo, pero gaano ang timbang at kahulugan ng iyong pagkakilala kay Jesus? Sapagkat mga kapatid, sa mabuting balitang ating napakinggan, ang mga Pariseo, hindi talaga nila kilala kung sino si Kristo. Ang alam lang nila, siya'y kapwa nila Hudyo, katulad nilang tao din, at namumuhay kasama nila. Pero ang hindi nila nakilala at nakita na si Jesus ay ang Mesiyas na kailang iniintay. Si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos sa totoo at tao rin totoo. Kaya po mga kapatid, ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko sapagkat kayo taga-baba, ako'y taga-taas. Kayo taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Sinabi ito ni Jesus upang ipakita na siya'y Diyos, na siya'y iba. Ito ang kanyang identity na nakakalimutang makita ng mga Hudyo. Pero kapag nakikita ito ng mga Hudyo, kapag narinig ito ng mga Hudyo, kapag nalalaman nila ang katotohanan, ano po ang ginagawa nila? They keep on denying Jesus as their Savior. Kaya ano po ang gusto nilang mangyari? Si Jesus, dahil dito, mas lalo nilang nanaising ipagulong, dakpin, at patayin. Sapagkat mga kapatid, ang mga Hudyo, kailanman hindi nila natanggap si Jesus. Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, paano po natin ito matututunan? Sa pag-aaral po namin ng metapisika, isa pong statement ang iniwan doon ng aming profesor. Can man grasp God? Kaya ba nating lagumin at maunawaan ang Diyos sa pamamagitan ng ating isipan? Ang sagot po ito, kailanman po hindi po natin mauunawaan at maiilagay sa isang lalagyan ang ating pagkaunawa sa Diyos. Sapagkat ito'y Diyos. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, ano ang nagpapaunawa sa atin sa Diyos upang siya'y ating makilala at maunawaan? Ito'y walang iba kundi ang Kanyang awa. At sa Kanyang awa, tayo'y naligtas. At sa ating kaligtasan, ano natanggap po natin? Biyaya ang buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, babalikan po ko ulit ang tanong, gaano mo kakilala si Jesus? Kilala mo lang ba si Jesus kasi may kailangan ka? Kilala mo lang ba si Jesus kasi meron kang hiling? Kilala mo lang ba si Jesus kapag may problema ka? Kilala mo lang ba ang Diyos base sa iyong pangangailangan? Ang Diyos kailanman ay hindi gamit. Ang Diyos kailanman ay hindi po ito nahihingi.
Ang Diyos ay hindi tindero. Ang Diyos ay Diyos natin. May problema tayo o wala, lumapit tayo sa Kanya. Hindi man natin siya maunawaan, lumapit pa rin tayo sa Kanya. Hindi man dinggin ng Diyos ang ating mga dasal, unawain, lapitan natin siya. Magdasal tayo, maging tapat tayo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang natin Diyos dahil kailangan lang natin. Ang Diyos ay Diyos natin sapagkat Siya ang pinagmulan ng lahat ng pagmamayari at pagmemero natin. Mga kapatid, unawain natin ang lahat ng ito upang maituon natin ang ating sarili kay Kristong ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa pagpatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat, hindi lang natin kilala si Jesus sa pangalan, kundi kilalanin natin siya dahil tayo ay may sampalataya sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pananampalataya tayo manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagkapakasakit ng Kanyang mga anak ay naligtas tayo sa Kanyang kaparusahan. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos, naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, magkabalisa, takot at pangungudila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod
akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banalatipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, ang pawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahala Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagkalawad tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
aakuin at pa balikatin ang krus mong pasanin kung yung iibigin iputong sa akin korona inangkin pantubos sa amin kung pipiliin abang alipin sa bahay tahakin krus na landasin galak ay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin. Kung yung hangarin kita kalingain lumbay papawin pipiliin abang alipin galak ay akin krus na landasin galak ay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection ngayong March 28, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating poong rector at Faris priest. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang
ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila na ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na hangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalati ka na hangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati